Umiiral ngayon sa buong Luzon ang hanging amihan, habang isang low-pressure area ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Davao City. At dahil sa umiiral na easterly winds, ay tinatangay patungong bahagi ng Palawan ang kumpol ng kaulapan. Dahil mayroon din po tayong component ng northeasterly winds, mayroon pong convergence, kaya may mga pangulap po dito sa southern part po ng Palawan. Ang Balabac area, itong Batarasa at Brooks, may mga pag-ulan po tayong mararanasan yan ngayong araw at maging sa araw ng bukas. Mababa naman umano ang tsansa na maging ganap na bagyo ang LPA. Pero posible itong tumawid sa Sulusi sa weekend. Kaya inaasahan na magiging maulan at maulap sa Palawan sa Sabado at Linggo. Buong Palawan, inaasahan natin na medyo may mga pag-ulan-ulan. Mas mahangin dito sa north dahil magpapalakas po ang low pressure area nito sa ating pong amihan. Pero dito naman sa south, magiging mahina ang hangin yan kasi ang low pressure magsiserve siya as buffer zone. Samantala, ilang astronomical events naman ang maaaring abangan sa susunod na linggo. Sa December 21 ay magaganap ang winter solstice, pinakamahaba ang gabi sa northern hemisphere, habang sa southern hemisphere ay pinakamahaba ang araw. Ito po sa Palawan, eh, dahil malapit naman tayo sa equator, ay hindi pa rin tayo bumababa naman sa 11 hours na number of hours sa araw. Magaganap din ang Mercury Superior Conjunction, pinakamalapit ang planetang Mercury sa araw at posibleng ilang araw na hindi makikita. Yan po ay nagmamarka na kung saan in a few days, hindi na makikita si Mercury. Dahil sa sobrang lapit niya sa araw, madudominate kumbaga yung kanyang ilaw. Kaya yun po ay maglalaho. Sabi nga ng mga write-ups na ating nababasa ay even it will last up to 2 weeks. Habang sa December 21 ay magaganap din ang Great Conjunction o ang tinaguriang Star of Bethlehem. Ito ay ang muling paglalapit ng dalawang pinakamalalaking planetang Jupiter at Saturn na huling nasilayan noong 1623 o 800 taon na ang nakalilipas. The conjunction per se or yung mga star na sinasabi natin, hindi na lahat naman talaga yan sa Panginoon . Pero pagka sinabi natin na iba yung biblical account kasi mayroon lang isang star talaga noon. If you are going to read the book of Matthew, sabi na his star. So sa kanya yon. Nang wala na yon, wala nang may nakakita nin uli. And in fact, it was only visible doon sa wise men from the east. So ang point natin, ito pure astronomy na ating pinag-uusapan, conjunctions, nangyayari talaga yan. If we are going to correlate as this is a Christmas conjunction, nangyari na rin yan sa iba pang pagkakataon. Sa December 25 naman, ang lunar apogee o ang buwan ay pinakamalayo sa daigdig na may tinatayang 405,000 kilometers na distansya. Kaya pagdating sa December 30, na yun ay full moon, hindi po siya ganun kalaki sa ating paningin. Kasi pag perigee, yung tinatawag natin na super moon, pinakamalapit yun, nasa 356,000 kilometers po yung kanyang distance. Ngayon, apogee, napakalayo. So, anong relasyon nun? Ganun din po yung ating mga planeta tulad ng Earth, umiikot sa daigdig, ay hindi naman talaga spherical na axis ang kanya pong tinataha, kundi medyo elongated or medyo oblong. Kaya may panahon na napakalayo at may panahon na napakalapit. Sa mga susunod na linggo ay inaasahan na magiging maganda na ang panahon, kaya't maaari raw abangan ang mga naturang astronomical events ng mga astronomy at photo enthusiasts. Lynette Dela Cruz, Alpha News, Philippines.